mga sisi, meron akong nabiling organizer, pero share ko sa inyo bago tayo bumili, mag-canvas muna tayo kasi nga meron pala tayong makita sa ibang store na mas maganda pa at mura. Okay, so keep on watching. Hello mga kanegosyo, hello mga sisi, magandang araw po sa ating lahat. Welcome ulit sa channel namin. It's me, Ate Rose, ang tindera ng bayan. At kung bago ka pa lang sa aming channel, please subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi pag meron kaming bagong mga videos. Okay, shout out sa lahat, lalong-lalo na sa mga OFW namin na mga sisi. Ingat po kayo palagi. Okay, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Meron lang akong i-share sa inyo mga sisi. Meron kasi akong nabiling organizer at ito i-share ko sa inyo. Okay, so nandito sa aking baba. Kasi kahapon nag-grocery ako, tapos pumunta ako sa Japan Home Center. Kasi meron akong hinahanap-hanap talaga na organizer na magagamit ko dito sa tindahan namin. Sa tindahan din ninyo mga sisi, kung gusto nyo lang. Okay, pwede natin itong pag-ipunan at saka bibili tayo. At yun nga yung sabi ko na dapat pala muna, check muna natin sa ibang store. Kasi nga meron pala tayo makikita doon na mas mura pa at maganda. Kasi yung ginawa ko, bumili ka agad ako mga sisi. Tapos napag-alaman ko nung pagpunta ako doon sa department store, sa bookstore, meron palang maganda na naka-assemble na siya, ready to use na. Yan ang pagkakamali ko. Kaya kayo ha, pag kayo ay mamimili, check nyo muna sa ibang store at may makita tayong mas maganda at mura pa. Okay, so ang ano pala, ang hinahanap ko organizer ay para po sa mga school supplies area ko. Kasi nga po, napakita ko sa inyo na sobrang kalat po yung area ng aking school supply. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya gamitin. Okay, unang bili ko mga sisi sa Japan Homes. Ito yung nakita ko doon. Wait lang. Ilabas muna ni Ate Rose. Okay. Okay, labas muna natin itong isang item na mamaya na ipapakita sa inyo. Okay, charan! Naghanap kasi ako ng organizer para sa aking mga bond paper. Ayan o. So, meron akong nakita doon mga sisi. Individual po siya. Ang price po nito ay 88 pesos. So, ganito po siya. Meron siyang nakalagay dito sa gitna mga sisi. Kailangan pala natin siyang tanggalin. Kasi nagtanong ako doon sa nakabantay. Kasi ang nasa drawing, ganito po yung ano niya, tatlo siya na magkapatong. Iwan ko lang kung makita nyo. But tatlo siya na magkapatong. So tatlo lang muna yung binili ko. Hindi ako bumili ng marami kasi gusto ko munang tingnan doon sa lagayan ko kung kasya ba siya. Saka na ako magdagdag kung okay na siya. Okay, so may kinuha na ako mga sisi. Ito, kinuha ko itong maliit, apat siya. Kasi kailangan apat kasi dito. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, ayoko kasi yung mahaba. Ito lang yung maliit. So, i-assemble po natin ngayon kung ano yung result. So, yung kinat ko dito sa gitna niya mga sis. Ayan, yung kinuha ko sa gitna. Ito pala. Ayan, kinuha ko sa gitna na maliit. Ayan, so nilagay ko dito sa dito na side. Sa magkabilang side. Tapos, ganito pala ang gawin. Ayan, tapos ilagay din siya dito. Ganyan siya mga sisi. Maganda siya tingnan. Ayan. So, ayan. Ganyan na siya. Okay, ganyan na pala siya. So, maganda siya mga sis. Ayan, maganda na siya. Kung gusto mo ng mahaba, mas mahaba pa siya. So, ang ikat natin, kunin natin itong kung gusto natin ng mas mahaba pa siya mga sisi. Ayan, oh. Ayan, kunin natin itong isang side na mahaba. Pero kung gusto natin na ganito lang siya kahaba, ito yung kunin natin. So, hayaan na lang natin itong mahaba dito na nakaano. So, ito yung kukunin ni Ate Rose. So, ito na yung result. Okay, so kailangan ko lang pala talaga dalawa lang doon. Dalawa lang ang kailangan ko kasi nga hindi na siya kasya doon sa lagayan ko. So, kulang pa ako ng isang ganito na lang siguro yung idagdag ko. Okay, so yan. So, aside dito mga sisi, nakabili din ako ng maliliit na organizer. Ayan. So, ang price pala nito ay 66 ang isang piraso. Pricey lang siya mga sisi, pero kung gusto natin na maganda yung ating tindahan at maganda pagkaayos, pag-ipunan na lang natin at tayo'y bibili. Pero it's up to you na lang mga sisi ha. Hindi ko sinasabi na magbili talaga tayo. Kung meron lang tayo, makaluwag-luwag tayo konti, pwede tayong magdagdag para sa ating tindahan. So, ganito pala yan mga sisi o. Oh.
So mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung gusto kong ilagay dito. Depende na lang din kahit na hindi siya school supply, kahit ano yung gusto nating ilagay, pwede. So ganyan siya mga sis. Oh, nakalock na siya, dalawang patong. So ang binili ko ay tatlo, tatlong 66 po siya mga sis. Okay, ganyan siya. Oh, yan. Oh, ganyan siya. Oh, tatlong 66. Yan, ganyan po siya. So, ipasok ko siya doon sa lagayan ko at ilagay ko dito yung kung ano yung gusto kong ilagay na mga school supplies. Diba? Kasi pag mag-research pa ako sa Shopee, syempre, need pa natin na magbayad ng yung tawag niyan, shipping fee. Tapos, hindi pa natin alam kung ano ba talaga kalaki o kasya ba doon sa pwede nating malagyan, doon sa lalagyan natin kung makasya ba. Ayan, so, kumuha ko ng ito, anim. Pero depende na lang din sa inyo kung gusto nyo tatlo, dalawa, apat. So, 66 po yung isa. Okay, so yan. Ito na din yung isa. Okay, yan mga sisi. Meron siya sa Japan Home, sa Kaizo. Basta mga ganyan na mga store mga sisi. Makita natin ito. Ayan, diba? So, 66 pa rin yung isa. So, 66. Kung tatlo ang bilhin natin ay 66 times 3, 198. Ito na siya. So, wala tayong bayaran na shipping fee. So, dalawang set ang kinuha ko. Ayan, dalawang set. So, 198 times 2 is 396 plus 88 ang isa nitong organizer para sa band paper. So, pag maka-arrange ako doon mga sisi sa lagayan ko ng mga school supplies, pero punta tayo ngayon para ipakita ko sa inyo kung saan ko sila pwedeng mailagay. Okay, so ganito na siya. Pwede natin siyang lagyan dito ng mga pentel pen, dito ay mga eraser, di ba? Kahit na ano, mga stock natin, pwede nating ilagay. Okay mga sisi, hindi lang po yan yung nabili ko. So, pumunta ako sa ibang store, sa department store ng KCC, sa bookstore area nila. Nakita ko po ito. Yan! Mas gusto ko siya kasi nga parang matibay siya mga sis. Ang price nito ay 269 lang siya. Tapos, hindi na kailangan i-assemble pa kasi nga yan, naka-assemble na siya. Tapos, depende na lang din sa'yo kung ganito lang ba siya kataas or pwede rin siyang ganyanin o mga sisi. O, ha? Pwede siyang ganyan. Pwede siyang ganyan kung gusto mo. Tapos, matibay siya. Tapos, pwede rin siyang ganyan. Kaya nga, yung sinabi ko sa inyo kanina na dapat mag-canvas muna tayo sa ibang store bago tayo bibili. Kasi may mahanap pa tayo na mas okay pa pala. So, isa lang muna ang binili ko. Kasi nga, yung size doon sa area ay gusto ko pang i-check kung kasya siya. So, magdagdag na lang ako kung okay o kung maganda siya tingnan. So, ganito yan. So, doon sa lagayan ko, hindi na siya kailangan panghilain ko na pataas kasi nga mababa lang yung space ko doon. So, ganito na lang. Maglagay ako na example sa inyo mga sisi. Ako kasi nagre-repack ako ng mga band paper na 10 pesos po para madali na lang maibigay kay customer. So, meron ako ditong mga na-repack na A4. Kasi yung ibang mga customer namin ng mga kabataan, naghahanap ng A4, ayan, 10 po ang pack, 10 piraso din, piso isa. So, pwede siyang mailagay dito sa ilalim. Yan. Kasi dati mga sisi, wala siyang division, di ba? Patong ng patong lang, so hindi ko mamalaya na naubos na pala yung short or long, hindi ko siya makita kasi nga hindi siya nakahiwalay. So hindi katulad nito, tapos meron din akong short na band paper na nakaripak na siya, so dito siya sa taas. And then yung short ko, long ko ay dito na lang sa gitna. So tatlo po yung pwede na, ayan, okay, wait lang. Okay, so ganyan po siya mga sisi. So dito sa baba ay A4, dito ay yung long, dito ay short. So pwede na rin siya na hindi siya i-repack, pwede na rin. Pero madali na lang siyang kunin pag may magbili ng 10, 5 piso. Ganyan-ganyan na lang tayo mga sisi, di ba? Ganyan na lang. Ganyan na lang si Kuya Dave. So hindi na siya mahirapan pa. Okay, so ayan, kung gusto nyong bumili ng ganito, dito sa lugar namin, nasa KCC po ito, may kulay black po, pero ang kinuha ko ay blue kasi nga my favorite color is color blue and color green. Okay, punta tayo doon sa likod at kunting pasilip lang sa school supplies area ko. Tcharen! Diba? Maganda!
So, okay mga sisi, update ko kayo sa susunod kasi sobrang kalat, di ba? Kita nyo, oh, ebidensya, sobrang kalat. Update ko kayo sa susunod. Pag hindi na ako busy, ipapakita ko sa inyo yung result. At hanggang dito na lang po, kami ay may kasabihan na kapag may tinanim, may aanihin, kapag may sinuksok, may madudukot. See you next vlogs po. Bye!